Hello, welcome to Bembem's Nature. It's been 2 months now, no? Na wala akong nilagay na content sa aking YouTube channel. Medyo na busy tayo. Pero ngayon, may gusto ko ipakita sa inyo yung aking bagong red jewel cichlid grow out tank, no? So, kaya grow out tank kasi hindi talaga siya yung pang kung gusto mong mag-keep talaga ng African cichlids. Lalo na itong red jewel na medyo lumalaki ng kaunti, hindi pwede yung ilang gallons lang or itong 45 cm lang na haba na tank, no? So I have only few juvies, no? Pagka medyo malaki-laki na sila or nagkaroon na ng, siyempre mag-aaway-aaway yan because ang teritoryo nila maliit, so ililipat ko na sila into different tank. Siguro matitira dyan dalawa. Kung makahanap din sila ng breeding partner, then mas lalo na kasi aakuin nila yung buong tank. And they will become too aggressive. So later, mas makikita nyo. But for now, ipapakita ko muna sa inyo ang yung pag-setup, no? Simula sa hardscape up to mailagay na, marihome natin yung ating mga cichlids, no? So, let's go! Okay, ito na yung ating kabuuan or output ng ating tank. Actually, dinagdagan ko ito ng sand knowing that eventually bubungkalin nila yan ng mga alaga natin. Pag nag-define na sila ng kanilang mga territories, mapapansin nyo parang walang isda, no? Pero nakasettle na sila after a while. Nahandun na sila sa kanilang teritoryo, kanilang kuweba. Tumalabas lang sila pagka mayroong pumapasok sa kanilang teritoryo or gustong umagaw doon sa kanilang feeling nila agawin yung kanilang space. So, nandun yan sa mga loob-loob ng mga kuweba. Tumalabas din sila pag siyempre kakain. No? So, maliban doon sa dinagdag kong white sand,
nagdagdag din ako ng isa pang river stone na may uka-uka, yung may kuweba-kuweba dito sa gilid kasi nang hinahing ako sa space. Tsaka usually dagdag na rin yun sa kanilang pagtataguan or tirahan nila. So may butas yan sa loob, parang kuweba din yan. Ayan. Tapos para magkaroon tayo ng total package ng ating tank, since meron dyan nagpo-protrude na driftwood para hindi boring naman tingnan, nagdagdag ako ng air plant, parang accent, para mas okay siya. So yung gaya ng sinasabi ko nina, may mga issues na kailangan lang i-point out, lalo na kung gusto nyo magkalaga ng cichlid, no? Kailangan alamin nyo muna kung anong klaseng cichlid, saan sila nang galing, kasi iba yung kanilang behaviors, iba-iba yung kung depende sa kanilang pinanggalingan. For example, yung red jewel galing ito sa western part ng Africa. Hindi ito yung mga African cichlids na nakikita din natin sa mga pet shop na galing sa mga lakes sa kabilang side ng Africa. Very aggressive to sila. In fact, hindi nga sila masyadong nilalagay sa community tank, no? May mga particular lang talagang isda, usually cichlids din, na bagay sa kanila. Pero very aggressive talaga yan sila, lalo na pagka nasa mating season or nakapag-pair na sila, nakapag-breeding pair. Kaya nga sinasabi kong grow-out tank siya. Kasi yung ganitong klaseng size na tanke, hindi ito pang cichlid na marami. Kasi habang lumalaki na sila, lumilit yung space nila, lumilit yung territory nila. So mag-aagawan yan sila ng territory. Pag nakahanap yan ng breeding pair, lalo na mas tatapang sila, mas naging agresibo. So yung mga ganito, usually dalawang 20 gallons siguro para sa pair para magbe-breed sila. So right now meron tayong anim, and I hope as they grow old, grow bigger, malipat ko sila at ang matira dyan yung pinaka-dominant pair or pinaka-dominant or alpha na cichlid. At saka may issue rin dyan dahil dun sa paglagay ko ng mga seashells, no? Na ordinarily nilalagay yan sa mga saltwater na setup, no? Mga tubig dagat na setup. Kasi yung mga seashells or corals na galing sa saltwater, kung ilalagay mo sa freshwater, nakakadagdag siya ng higher pH level, no? Ng parang acidity content niya, mas mataas. And it makes yung tubig into a harder water or hard water ang tawag sa mga hobbyist. Which is, para sa akin, hindi siya masyadong issue kasi nga ang mga cichlid, mas gusto nila yung hard water. Yung medyo mataas ang pH level compared sa other kinds of species, no? Or other kinds of freshwater fish. So, okay lang siya. Wag lang too much. Basta ma-maintain lang yung pH level na medyo kaya silang makapag mamuhay ng maayos. Actually, hindi naman din kailangan na gayahin natin yung water parameters ng kung saan sila nanggaling, like sa mga African rivers, kasi in most probability yung mga cichlids or yung mga isda na binibili natin sa pet shop, these are captive bred, no? Yung bang breeding na siya mismo ng mga fish breeders locally. So yung tubig, parang adapted na sila kung saan tubig sila nabuhay at lumaki bago sila na ibenta, no? Pero since yun talagang natural ano nila, DNA, magbubungkal, aggressive, then i-structure din natin yung ating tank para sa kanila. That's why in this case, itong mga bato-bato, mga kweba-kweba, importante ito kasi mahilig sila magtago, mahilig sila magbungkal. So, ganun din ang paglagay ng aquatic plants. So, based sa aking research ng kaunti, itong mga plants na nandito ngayon ay more or less hindi masyadong ginagalaw ng mga cichlid, no? Mas parang okay, preferable siya pagdating sa mga ganitong klaseng African cichlids. Una muna yung balisneria, yung nasa likod, mahaba.
tapos yung Anubias. Tulad yan, Anubias. Which is matibay talaga yan. Pero nakadikit yan sa wood, no? Tapos naglagay din ako ng mga ferns, no? Java ferns. Galing din to sa mga ibang tangko. Nilagay ko lang sa medyo ibabaw. Kasi epiphytic naman siya, yung bang epiphyte, pwede siya idikit lang, i-glue lang. By the way, pag gumamit kayo ng glue, yung ano lang ha, yung pandikit, yung cyano acrylate, yung hindi siya harmful sa fish at saka sa plant. So yun yung ano. At saka parang in-encourage din na mas maganda maglagay kayo ng plant sa higher na level, ng sa mid-range na setup, kasi nga mambubungkal nga talaga sila. Pero tinatry ko dito sa likod, sana hindi masyadong bungkalin yung mga balisneria. Pero malalim yung pagka, siguro kung well-rooted na sila, hindi yan masyadong magagalaw ng mga isda. Another issue din dito sa seashells, kasi nga nagdadagdag na siya ng mas harder sa tubig yung pH level niya. May mga kahabiyes tayo na nagsasabi na baka maka-apekto rin yan sa growth ng ferns, no? So far sa experience ko, hindi naman masyado, pero tingnan natin, no? Kaya tinuloy ko lang, let's see kung ano yung talaga yung effect doon sa ferns. So update na lang, kung mamatay di palitan natin ng ibang mas babagay. Lagay lang din ako ng pieces diyan para lang mayroon silang gawin kung gusto nilang gawing taguan or gusto nilang ibungkal-bungkal, i-design ng kanilang territory. So nilagay ko lang diyan. Pero kung sakaling based observation na hindi talaga nakatulong or nakakadagdag pa siya ng mas higher level na pH na makakasira natin, most probably I'll adjust as time goes on. Okay, so but for now, satisfied naman ako sa ating ginawang project. So I hope magustuhan nyo rin. Tapos kung may mga gustong mag-alaga, research lang talaga, then do it, then of course trial and error, then learn from your mistake until such time na mas mag-improve pa yung craft mo, yung paggawa mo ng mga setup mo pagdating sa aquarium setup tsaka aquascaping. So itong ginawa ko naman kasi is more aquascape then para din sa mga isda. So see you next time. Thank you for watching Bembem's Nature.